Sinarado ko ang folder pagkatapos kong pirmahan ang ilang documents at binigay yun kay Jamil. May isa pa siyang folder na inabot para pirmahan ko. Binuksan ko yun at pinasadahan muna ng tingin at mabilis na binasa ang mga papel bago ko pinirmahan at muling binalik kay Jamil. "Thank you, sir." Minuwestre ko ang kamay. Tumalikod naman si Jamil at lumabas na ng opisina ko dala ang mga documents na pinirmahan ko. Binalik ko naman ang ballpen sa pen holder at pabagsak na sinundig ko ang likod sa backrest ng swivel chair sabay de cuatro. Sinundig ko rin ang ulo sa headrest at pumikit sabay buntong hininga. Dumilat ako at tumingin sa modern chandelier na nakasabit sa kisame ng opisina ko. Iba ang pakiramdam ko ngayong araw at bago ito sa akin. Para akong tinatamad na magtrabaho. Parang walang pumapasok sa utak ko. Ah, meron pala, ang brat na si Ana. Kagabi pa siyang naglalaro sa utak ko at kahit anong gawin ko ay di siya maalis. Nagsimula ito kahapon nang magkita kami sa restaurant ni Tita Tessie at naabutan ko siyang may kausap na lalaki na nagpakulo ng dugo ko. Muli akong pumikit ng mariin at napatiim bagang. Ayokong pangalanan ang kakaibang naramdaman ko kahapon pero mahirap i-deny sa sarili. Parang inuuto ko lang ang sarili ko. Shit, mahina kong mura. Nagkakagusto na ba ako sa brat na yun? Na, hindi pwede. Sa lahat ng babaeng pwede kong magustuhan, bakit siya pa? Ayoko pang mamatay ng maaga sa konsumisyon sa kanya. Sa pag-iisip sa dalaga ay siya namang paglakas ng pintig ng puso ko. Muli na naman akong napamura ng mahina. Isa pa tong nararamdaman ko na ta. Akala ko noong una ay tumataas lang ang presyon ko sa inis kay Ana. Pero nagkakaganito din ako sa tuwing naiisip ko lang siya gaya ngayon. Humugot ako ng malalim na hininga. Pero di pa rin kumakalma sa pagkalabog ang dibdib ko. Ano na kaya ang ginagawa ng babaeng yun? Nandoon pa kaya siya kanila Kester? Sa, itong gagong Kester naman na ito may asawa na't lahat-lahat hinaharot pa si Ana. Ang sarap tadyakan sa mukha. Natigilan ako sa pag-iisip ng kumahol si Pochi. Tumingin ako sa kanya. Nasa carpet siya at tinatahulang ang kanyang bagong rubber toy. Bago, dahil binilhan ko siya ulit. Sawa na kasi siyang ngat-ngatin ang mga luma niyang toys. Pochi, tawag ko sa kanya. Nagtaas siya ng ulo at tumingin sa akin habang kamakawag ang buntot at nakalabas pa ang dila. Come here. Tumakbo siya palapit sa akin. Binuhat ko naman siya at nilagay sa kondangan ko. Hinimas-himas ko ang ulo niya at katawan. May isang buwan na siya sa akin at mataba na. Lumalaki na nga siya. Makinis at malambot ang kanyang puti at brown na balahibo. Ang kanyang nakababang tenga ay nakatayo na ngayon. Sanay na siya dito sa office ko dahil lagi ko siyang sinasama. Iniiwan ko lang siya saglit kapag may importanteng meeting ako. Bukas magdi-day off ako, ipapasyal kita. How about that sweet girl, ha? Kausap ko kay Pochi. Tumahol siya at umabot pa ng dila sa mukha ko habang kamakawag ang buntot. Ngumisi naman ako. Mukhang gusto niya ang sinabi ko at excited na siya. Isang buwan na siya sa akin pero di ko pa siya na ipapasyal sa mga park. Madalas ay sa loob lang kami ng bahay. Pag-alagala lang siya sa bakuran. Pero tuwing weekend ay kasama ko siyang magjogging sa subdivision. Ayain ko kaya bukas si Ana. Huwag na, makakaistorbo lang siya sa bonding namin ni Pochi. Prente akong nakaupo sa couch habang sipsip ko ang straw ng Chucky. Katabi ko si Jeremy na enjoy din sa pagsipsip ng Chucky. Parehas naming favorite ang Chucky. Nandito sila ngayong mag-iina dahil miss na sila ni Mommy. Papa, nagangat ako ng tingin. Nakita ko si Kuya na bagong dating galing opisina. Tumakbo si Jeremy palapit sa kanya. Umisquat naman si Kuya at niyakap si Jeremy at hinalikan sa pisngi. Where's Mama and Bunso? Nasa kwarto po, naipapatulog na po si Baby kasi niyaantok na. Nandun din po si Mamala. Ani Jeremy sabay sip-sip ng straw ng Chucky. Okay, muling hinalikan ni Kuya Alden sa buhok si Jeremy at tumayo na siya. Tumingin naman siya sa akin at kumunat ang noo. Umiinom ka pa rin yan. Tumaas ang kilay ko. It's my favorite, Kuya. Ang tanda mo na umiinom ka pa niyan. Para sa bata lang yan. Bata pa ako, Kuya, no, ikaw lang ang matanda. Buwelta ko sabay ngisi at sip-sip sa straw ng Chucky. Dahil ubos na ang laman ay yumangay ang pagsipsip ko na ikinahajijek naman ni Jeremy. Napailing-iling naman si Kuya at binalingan ang anak. Papa, dami pong Chucky sa ref si Tita Ana. Talaga?
Opo, may malalaki pa nga po eh. Sige anak, kuha ka lang ng kuha sa ref. Ubusin mo, sulsol ni kuya sa anak. Napanguso naman ako. Alam kong inaasar niya lang ako. Eh, baka po magalit si Tita Ana. Tumingin sa akin si Jeremy. Hindi magagalit yan. Si Papa ang bahala kapag nagalit siya. Eh si Mama po gagalit din. Sabi po niya bawal po ako uminom ng madaming chucky, dapat isa lang daw po. Si Papa mo rin daw ang bahala kapag nagalit si Mama mo, baby. Matapang yan si Papa mo eh. Sulsol ko rin sa pamangkin. Talaga po, Papa. Ikaw po bahala kay Mama kapag nagalit kasi madami akong naimam na chucky. Sinamaan ako ng tingin ni Kuya. Nginisihan ko naman siya. O edi nabaktayo ka ngayon. Hindi anak. Tama si Mama. Bawal kang uminom ng maraming chucky. Dapat susunod ka lagi kay Mama, okay? Yes po, Papa. Let's go to our room. Puntahin na natin si Mama at si Baby. Iwanan na natin ang tita mong luka-luka. Napasinghap ako sa sinabi ni Kuya na sinabayan pa ng Haji Jack ng pamangkin ko. Luka-luka ka dyan. At least maganda at sexy. Sabat ko. Tumawa lang si Kuya at binuhat na si Jeremy. Tumalikod na silang mag-ama at pumunta na sa kwarto nila. Napasimangot na lang ako at inikat ang mata. Tumingin ako sa cellphone na hawak nang tumunog ito. May text si Kuya Matthew. Kuya Matthew, ipapasyal ko si Pochi bukas. Sumama ka. Hi! Bati ko kay Kuya nang pagbuksan niya ako ng pinto. Nakabukas ang maliit na pinto sa gate kaya pumasok na ako at iniwan na lang ang kotse sa labas. Kunot noong pinasadahan naman ako ng tingin ni Kuya mula ulo hanggang paa. Bigla naman akong na-conscious at nailang. Pinasadahan ko rin ng tingin ang sarili. Naka-corduroy shorts ako na brown at v-neck semi-crop top na white. Sneakers naman na puti ang pampa ako. Ayos naman ang hitsura ko, akma sa pamamasyal. Tumikim si Kuya. Ang aga mo naman. Tumingin naman ako sa kanya at ngumiti ng malapad. Siyempre excited na ko eh. Bakit ikaw ang excited? Hindi naman ikaw ang ipapasyal ko. Si Poche. Nang haba ang nguso ko. Parang gusto kong magtampo sa kanya ah. Eh bakit pinasama mo pa ako? Ngumisi siya. Para may chaperone kami. Pambawi sa donasyon ko. Lalong nang haba ang nguso ko. Yun pala yun. Sige na nga. Magiging jewelry ako 40 days gala ng mag-amo sa ngalan ng malaki niyang donasyon. Eh bakit nakapambahay ka pa? Magbihis ka na kaya para makaalis na tayo. Mataas na ang araw, huwag mo kong utusan. Pumasok ka na nga. Masungit na sabi niya at tumalikod na. Inikutan ko na lang siya ng mata at pumasok na sa loob ng bahay niya. Nakita naman ako ni Pochi at agad siyang lumapit sa akin habang kamakawag ang buntot. Patalon-talon pa siya. Umisquat naman ako at hinimas siya. Ang taba-taba na niya. Ang puti-puti at pinkish pa ang mga paa. Nagmukha tuloy siyang may lahing aso. Kapag talaga naaalagaan ng tama ang aso kahit aspen pa yan ay nagmumukhang mamahalin talaga. Gaya nitong si Pochi, mukha na siyang seniorita at ang daddy. Niya ay ang terror na si Don Matthew. Speaking of Don, tiningnan ko si Kuya na umakyat na sa hagdan. Siguro ay maliligaw na siya. Nagtagal ang tingin ko sa kanya na naglalakad paakyat. Di ko maiwasang bistahan ang likuran niya. Nakasando siya at jogger na gray. Hakab ang sando sa katawan niya kaya bakat ang mga muscle niya sa likod na halatang kay titigas. Ang lapad din ng likuran niya lalo na ang bandang balikat. Bumaba naman ang mata ko sa pangibaba niya. Bilugan at matambok din ang puwitan niya. Matigas kaya yun o malambot? Nahigit ko ang hininga sa naisip at ipinilig-pilig ang ulo kasabay ng pag-iinit ng aking mukha. Ano ba tong naiisip ko kay Kuya? Para ko na siyang minamanyak. Kung nakakabasa lang siya ng isip ng tao, sigurado lagot ako sa kanya. At kailan pa ako nagkamali siya sa kanya? Nang wala na sa paningin ko si Kuya ay pinagtuunan ko na lang ng pansin si Pochi na nangangalabot na sa akin at nagpapahimas. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na si Kuya na bagong ligaw at nakabihis na. Naka-white t-shirt siya na may nakasabit pang aviator sa neckline, brown cargo pants at puting sneakers. Ang gwapo ng lolo niyo pang Hollywood actor ang dating. Pero parang parehas kami ng damit. Lou, gaya-gaya si Kuya Matt ng damit. Sambit ko nang makalapit na siya sa amin ni Pochi. Kumunot ang noo niya. Anong gaya-gaya pinagsasabi mo dyan? Tingnan mo yung suot natin o, parehas.
Pinasadahan niya ng tingin ang suot ko pati ang kanya. Hindi naman literal na parehas ang damit namin kundi magkaparehas ng kulay. E ano naman kung parehas tayo? Masungit niyang sabi. Nang haba naman ang nguso ko. Gaya-gaya ka, para kang bata. Sambit lang niya at nilapitan na si Pochi. Sumunod na lang ako sa kanya. Kinuha niya ang leash ni Pochi at kinabit sa collar nito. Excited na rin si Pochi na halatang alam na gag-ala kami. Let's go! Aya ni Kuya Matt at sabay na kaming lumabas ng bahay niya. Sinarado niya ang pinto at nilock. Lumapit siya sa kotse niyang nasa garahe. Ako naman ay naglakad sa pathway palabas ng gate. Saan ka pupunta? Tanong ni Kuya Matt. Nilingon ko siya. Nakakunot ang kanyang noo na parang may mali akong ginagawa. Sa labas, nandun ang kotse ko eh. Tinuro ko ang kotse kung nasa labas ng gate. Isang sasakyan lang ang gagamitin natin, yung kotse ko. Kumamot ako sa ulo. Yun naman pala eh. Di pa niya sinabi kanina. Lumapit na ako sa kotse niya. Nauna na siyang sumakay sa driver's seat. Ako naman ay umikot sa kabila at sumakay sa shotgun seat. Si Pochi ay nasa backseat at parang senyeritang prenteng nakaupo. Halatang sanay na sanay ng sumakay ng kotse. Kinabit ko na ang seatbelt sa aking katawan nang paandarin na ni Kuya Mati ang kotse. May iwan ang kotse ko sa labas ng gate. Pero safe naman yun dahil wala namang loko-loko dito sa subdivision niya na mahigpit ang security. Sa isang dog park malapit sa Manila kami pumunta. Malawak ang park na nasa sapina ng Carabao Grass kaya malayang nakakatakbo ang mga dogs. Marami-rami ng tao akay ang mga alaga nilang halos lahat ay may lahi. Bilang lang sa daliri ang Aspen. Nakakalungkot talagang isipin na mas prefer ng maraming Pinoy na mag-alaga ng may lahing aso kesa sa Aspen. Wala namang masama doon pero nakakalungkot lang talagang isipin. Kaya nga ako nagtayo ng sariling animal shelter, para sa mga strays na majority ay Aspen at pangarap ko ring magtayo ng sariling dog park, para kahit strays ay pwedeng pumasok at maglaro. Tinanggal ni Kuya Matt ang leash ni Pochi. Si Pochi naman ay inamoy-amoy pa muna ang damo. May ilang mga aso ang lumapit sa kanya at nag-amuyan sila hanggang ilang sandali pa ay nagtakbuhan na sila. Halatang sabik sa kalaro si Pochi. Nakakatuwa siyang panuurin. Hindi talaga ako nagkamali na ibigay siya kay Kuya Matt. Ang ganda na ng buhay niya ngayon. Nilingon ko si Kuya Matt. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Bigla namang kumislot ang puso ko at para akong kinabahan. Why? Nagbawi siya ng tingin at bumuntong hininga. Anong ginawa mo sa donasyong binigay ko? Pinampagawa ko ng malalaking cage sa shelter. Kulang na kasi kami ng mga cage. Kailangan namin yun para sa mga bagong rescue na need munang i-isolate. Tumangutangu siya habang pinapanood si Pochi na nakikipaglaro sa ibang aso. Bigla namang may pumasok na idea sa isip ko. Gusto mo bang pumunta sa shelter ko? Lumangon siya sa akin. Bakit? Wala lang. Para makita mo. Baka mamaya isipin mo minomodus lang kita. Fine, pupunta tayo doon after here. Aniya at umupo na sa bench. Umupo na rin ako sa tabi niya. Wala kang pasok sa opisina. Tanong ko. Nag-day off ako, wala ako sa mood ngayon magtrabaho. Himala. Sumulyap siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Ikaw, wala kang gala. Meron, heto kasama niyo ko ni Pochi. Ibig kong sabihin ibang lakad. As usual, sa store lang naman at bake shop. Pero dahil nag-utos si Don Matt na sumama ako sa gala nila ng fur baby niya, di na ako makakapunta sa store at bake shop. So you mean, ako ang priority mo? Nakangising sabi niya. Siyempre, malaki ang donasyon mo eh. Umiling-iling siya at gumalaw ang labi, na parang may sinasabi. Pero ngumiti ako at kinalabot siya. Kunot noong nilinggan niya ako. Thank you pala Kuya Matt sa malaki mong donasyon. Sana patuloy kang mag-donate sa shelter. Okay lang kahit di pera, pwede na ang dog food, vitamins, weight. May listahan pala ako dito ng mga kailangan sa shelter. Binuksan ko ang sling bag at kumuha ng isang flyers kung saan nakasulat ang mga basic needs ng mga rescue naming dogs and cats. Binibigay namin ito sa mga gustong mag-donate. Inabot ko ang flyers kay Kuya Matt. Tila tinatamad na kinuha niya yun at binasa saka sinuksok sa bulsa. Pag-iisipan ko. Aniya at tiningnan si Pochi na nakikipagharutan na sa kapwa niya aso. Kumagat labi, ako. Nagbigay na siya ng 100,000 na donation at sobra-sobra na yun.
Pero kung magdo-donate pa siya ng mga basic needs ng mga dogs and cats ay sobrang magti-thank you talaga ako sa kanya. Siya lang ang suplado na tanggap ko. Lumungon sa akin si Kuya Matt at nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Kumunot na naman ang kanyang noo. What? Umiling-iling ako. Wala. Kanina ka pa nakatingin sa akin tapos wala. Tila nalinas na sabi niya. Heto na naman siya nagsusungit. Well, sanay na ako. Bakit? Masama bang tingnan ka? Oo. Porket guwapo. Mahina kong sambit. Muli siyang lumingon sa akin at tinaasan ako ng kilay. Binubulong-bulang mo dyan. Nanunokso akong ngumiti at sinundot ng daliri ang tagiliran niya. Pero di man lang siya natinag. Sinundot-sandot ko pa siya hanggang kilikili. Pero di man lang siya kumislot. Nagsalubong na ang kanyang kilay habang nakatingin sa akin. Oo nga pala, taong bato siya kaya di siya makikiliti. Sinapian ka na naman ba o gutom na? Sarkastiko niyang tanong. Oo, medyo gutom na ako kaya pakainin mo ko mamaya at libre mo yun tutal naman sinama mo ko. Kapag di mo ko niliber ikaw ang kakainin ko. Tumaas ang isang kilay niya at ngumisi siya. May kakaibang kislap sa kanyang mata na parang ngayon ko lang nakita. Umiling-iling siya. Huwag mo kong ilingan Kuya Matt, ilibre mo ko mamaya, ha? Pangungulit ko, siguro naman ililibre niya ako. Aba, sinama-sama niya ako tapos di niya ako ililibre. Oo na, thank you. Anyway meron akong alam na bukas na kainan malapit lang dito. Doon tayo kumain, ha? Hinahawakan ko pa ang braso niya at niyug-yug. Bored na sinulyapan niya ako. Oo na nga, kulit, tuwang bulalas ko naman. Siguradong mapapasarap ang kain ko mamaya. Libre eh. Ana, halos sabay kaming lumungon ni Kuya Matt sa lalaking tumawag sa akin. Namilog ang mata ko at napatayo ako nang makita si Irvin. Irvin, sambit ko sa pangalan niya at matamis na ngumiti. Lumapit ako sa kanya, pasimple kong pinasadahan ang hitsura niya. Naka-cotton short siya na itim, gray t-shirt at sneakers na puti. Ang gwapo niya at mukhang mabango. What are you doing here? Tanong ko. Ipinasyal ko ang dog ko. Sabi niya. Noon ko naman napansin ang hawak niyang leash na nakakabit sa collar ng isang German Shepherd na bata pa. Lumapit ito sa akin. Mukha namang mabait kaya hinimas ko at tuwang-tuwa naman ito. Hello good boy. You're so handsome. Kausap ko sa German Shepherd. Anong name niya? Tanong ko kay Irvin. His name is Bruno. Oh, male pala siya. Hi Bruno, are you a good boy? Tinaas ng aso ang kanyang paw. Hinawakan ko naman yun. Nakakatuwa siya dahil halatang matalino rin gaya ni Poochie. Ano rin palang ginagawa mo dito Ana? May aso ka rin bang pinapasil? Tanong ni Irvin. Tumayo naman ako. Sinamahan ko lang ang kaibigan ng kuya ko na ipasyal dito ang aso niya. Binalingan ko si Kuya Matt na nakatayo na rin at matiim ang tingin sa aming dalawa ni Irvin. Nakakunot pa ang kanyang noo. Irvin, he's Kuya Matt kaibigan ng kuya ko. Kuya Matt, si Irvin schoolmate ko nung college and friend ko. Pagpapakilala ko sa dalawa. Nice to meet you sir. Nakangiting bati ni Irvin at nilahad ang kamay kay Kuya Matt. Tinanggap naman yun ni Kuya Matt na tumango lang at di nagsalita. Naging alanganin tuloy ang ngiti ni Irvin. Dahil walang imek si kuya ay nawalan na rin ako ng imek at nakiramdam lang. Para tuloy may anghel na dumaan sa aming harapan dahil sa namay-in ng katahimikan. Ang awkward tuloy. Tumikim ako at magsasalita sana pero inunahan ako ni Kuya Matt. Let's go Ana, aalis na tayo. Basag ni Kuya Matt sa katahimikan at tumalikod sabay tawag niya kay Poochie. Namilog naman ang mata ko. Ha, aalis na tayo. Nag-excuse ako kay Irvin at lumapit kay Kuya sinulyapan lang niya ako at yumuko para ikabit ang leash kay Poochie. Teka lang naman Kuya Matt. Nandito pa si Irvin. Di pa nga kami nakakapag-usap ng matagal eh. Tumayo siya buhat na si Poochie at salubong ang kilay na tiningnan ako. E di maiwan ka. Kami na lang ni Poochie ang kakain ng masarap. Aniya sabay talikod at lakad palabas ng park. Teka Kuya Matt, nalilitong sambit ko at tumingin kay Irvin na nakatingin din sa akin habang nakaguhit. Ang kalituhan sa mukha. Ana, bilasan mo na. Ang bagal, tawag sa akin ni Kuya Matt. Oo, susunod na, naman lumapit ako kay Irvin at nahihiyang ngumiti. Ano Irvin mauuna na kami ni Kuya Matt? Ang bilis naman, aalis na agad kayo.
Di pa tayo nakakapag-usap ng matagal. Aniya sa nanghihinayang na tono ng boses. Oo nga eh, ano kasi gutom na siya. Hindi pwedeng malipasan siya ng gutom dahil nagiging dragon. Pabulong na sabi ko. Ana, tawag na naman sa akin ni Kuya Matt. Lumingon siya sa amin ni Irvin at halos di na may pinta sa pagkakasimangot ang kanyang mukha. Oo, nandyan na nga. Sige Irvin, una na kami. Chat-chat na lang tayo. Paalam ko na kay Irvin. Tumango naman siya at ngumiti. Tumalikod na ako at patakbo nang lumapit kay Kuya Matt na nakasambakol ang mukha. Ang bagal, himutok niya sa mahinang boses at naglakad na. Ngumuso naman ako at inikutan siya ng mata. Inatake na naman siya ng sakit niyang suplado.